Nakahanda ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa muling pagbuhos ng mga sasakyan, partikular na sa EDSA para sa mga babalik sa Maynila matapos ang holiday season. May ulat si Ryan Lesige. Buhat ng Pasko, ganito ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Wala ang siksikan ng mga sasakyan. Nakauwi na sa probinsya ang marami para sa holiday season. Pero ayon sa MMDA, pinaghahandaan na nila ang muling buhos ng mga sasakyan simula sa Enero 2. Balik Metro Manila na kasi ang mga nagbakasyon. Nakahanda na rin po tayo dyan sapagkat taon-taon yan naman ang ating pinaghahandaan. Nakikipagtulungan tayo sa ating mga local government units at sa ating DPWH at DOTR para sa siyempre doon sa mga bus companies, lalong-lalo na para makapagbigay po sila ng karagdagang mga sasakyan kung maaari. Ayon sa MMDA, nalagpasan na ang pre-pandemic level sa dami ng mga sasakyan sa mga lansangan lalo na sa EDSA. Batay sa kanilang monitoring, umaabot na ito ngayon ng 430,000 vehicles. Malayo ito sa 405,000 pre-pandemic level. Aminado ang MMDA na isa sa matinding hamon na kanilang hinarap ngayong taon ay ang problema ng matinding traffic. Pero inulan man sila ng kaliwat ka ng reklamo, iginiit pa rin ng MMDA na nagampanan nila ang tungkulin pagdating sa pagmamando ng trapiko lalo na sa EDSA. Pangako nila mas paigtingin pa ang pagsasaayos ng trapiko upang mapangiti ang mga inis na commuter at motorista. Sa ating mga programa, nakakatuwa naman na itong nakaraang taon ay maganda ang mga naging resulta ng ating mga ginawang hakbangin para po sa hindi masyadong mapirwisyo ang ating mga mamamayan na nag-celebrate ng ating Christmas holiday. Yan po ay dahilan na rin sa mga matagumpay na pagtutulungan ng DOTR at ng DPWH at siyempre ng ating mga establishment. Ryan Lesige para sa Bayan.